Hello everyone, welcome back again dito sa aking channel BMD Portraits. Kasi sobrang dami nagtatanong ano kung paano daw ako gumagawa ng outline ng aking mga drawing. Kasi syempre alam niyo naman na ang drawing ay nagsisimula talaga sa perfect outline. Kapag hindi perfect ang iyong outline, malaki yung chance na hindi maging successful yung iyong portrait. So, let's talk about freehand. Okay, versus the perfect outline. Kasi feeling ko medyo mahirap talaga na gumawa ng perfect outline using freehand drawing. So, alam ko na iintindihan nyo yan. No? Very, konting-konti lang talaga yung mga artist na talagang nakakagawa ng perfect outline with freehand. So, meron silang mga ginagamit, ano, ng mga techniques, di ba? Yung mga size ng pencil. So, ako personally lang naman ito, personal take ko ito. Medyo hirap ako sa freehand. So, hindi talaga ako nag-freehand, especially na ako ay isang, tumatanggap ako ng commission portraits, ano? So, naranasan ko na kasi lahat ng mga sinasabi ng mga clients ano regarding your drawing or your portrait. So may mga nagsasabi na okay naman, maganda, kaya lang parang naging singkit yata ako or parang medyo lumaki yung bibig ko, di ba? Okay, maganda naman ano, ang ganda nga siya pero parang tumaba ako, yung parang mga ganyan. So yun yung isang mga bagay na hindi natin maiiwasan if we do freehand. Although, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-freehand. Ano? Ang sinasabi ko lang, if you want to be in the future a commissioned portrait artist, mas malaki yung possibility ng success if you have a perfect outline, which very seldom nating nakukuha when we do freehand. So, if you want to practice freehand, that's up to you. Pero ako kasi I'm a commissioned portrait artist and even here in my channel, talaga nakapokus ako sa portraiture. Particularly sa mga commissioned portraiture. So, syempre babayaran ka ng client and most of the client, if not all of the client, nagdi-demand syempre sa atin, syempre babayaran tayo, nagdi-demand na talagang hindi naman printer tayo, no? Pero as close to doon sa itsura nila as possible ang magagawa natin as a portrait artist. So, and the closest way and the perfect way to do that is to create a perfect outline, which for me personally, hindi nagagawa masyado when we do the freehand drawing. So, there are methods na ginagawa ako personally para to create a perfect outline. Some say it's cheating, but for me, it's not. Personally, I believe na itong mga technique na ito is not cheating. Okay, it is just ensuring na magkakaroon ka ng tamang proportion ng iyong drawing, yung tamang layo ng mata, tamang laki ng bibig, tamang tangos ng ilong, makuha mo dun sa outline. Kasi 1% lang naman feeling ko ng buong portrait yung outline eh. The 99% requires pa rin yung iyong ability to build shadows, highlights, contrast, yung values, yung tones, yung shadings, at maraming pang iba pa in the portrait kesa dun sa outline. So, kesa mas problemahin pa natin yung proportion, is gumamit na lang tayo ng mga tools para magkaroon tayo ng perfect proportion. So, yun, sineshare ko lang sa inyo, no? Kasi maraming nagtatanong, pwede daw ba akong magawa ng tutorial sa freehand? Actually, I can't because I didn't practice it sa buong buong life ko as a portrait artist. Hindi ko masyadong nabigyan ng pansin yung freehand because siyempre minsan dagsa-dagsa ang mga commissions. Minsan talaga, kailangan mo na ng tulong to create a perfect proportion. So, let's talk about now yung controversial word na tracing. Is it cheating? Kayo, what is your opinion? Ano? Gusto ko malaman kung anong opinion nyo tungkol sa tracing. Ano? Is it cheating for you? Comment ka dun sa baba, ano, kung ano yung opinion mo about all this. Itong pag-freehand, paggawa ng outline, i-comment nyo dun sa baba para magkaroon tayo ng magandang conversation about this. Ano? Kasi nga ako, I'll be honest with you, I do not do freehand. Okay? And admittedly, ito, aminin ko na sa inyo kasi binuksan ko na rin naman yung sarili ko sa inyo dito sa aking channel. So, aminin ko sa inyo, I don't do freehand. So, this is what I do. I-share ko sa inyo yung mga technique na ginagawa ko. I-share ko na meron akong video doon sa LED light tablet, kaya lang very limited siya. Gumagana lang yung light, yung para siyang tablet, siyang ganyan na sinasaksak sa kuryente, tapos may ilaw siya magre-reflect, tapos ilalagay mo lang yung papel sa ilalim, sa ibabaw yung reference photo, and then ite-trace mo siya, kasi nga liliwanag, so madali mong makikita sa ibabaw pala rado yung paper, sa ilalim yung reference. So, parang magre-reflect yung mukha niya doon sa LED tablet. Teka, kunin ko pakita sa inyo.
So ito yung aking LED tablet. Ayan, medyo nabakbak na siya, pero gumagana naman siya. Ito yung kanyang switch. Pag inon mo yan, iilaw ito. So kailangan patay lahat ng ilaw mo. So basically magiging very useful to pag gabi at saka patay ang mga ilaw, no? So magre-reflect dyan yung reference, ilagay mo yung papel sa ibabaw, and then you trace. So that's tracing using the LED tablet. Again, okay, I do this just to create a perfect outline para hindi ko na pinoproblemang masyado yung proportion ng mga features ng mukha, kung nasaan yung layo ng nitong ilalim ng labi sa baba, di ba? Kailangan makuha mo yung tamang distance na yan, kasi pag humaba yan, hindi na magiging kamukha yan, kasi di ba naka-slant yung face. Imagine mo kung humaba at napahaba mo itong baba, di ba? O yung layo ng eyes, lalo ito medyo yung reference natin medyo nakaano siya, di ba? Hindi naman siya nakaharap. So makuha mo dapat itong yung proportion nitong liit ng mata dito, kasi naka side view siya, and then ito medyo mas mahaba. So imagine mo kung nagawa mo kasing haba yan dito yung mata, that's not going to be successful as a portrait artist. So yan, so controversial yan in some way, pero ako talaga personally, ito naamin ko sa inyo, I don't do freehand. So these are the things that I do, kasi unang ginagamit ko dito na sa proportion ko is pantograph. Kasi yung kasing LED light tablet, pag mga 160 GSM lang na paper yung maninipis para mag-reflect siya, so limited din yung magagawa mo doon sa LED tablet. Pero nagagamit ko din siya sa mga maninipis, medyo manipis na mga papers, ano? Pero pag makapal ang paper o mga sanded paper na hindi magre-reflect doon, I go to pantograph. Kaya lang ito nga, gagawa sana ako ng tutorial with a pantograph. Kaya lang yung aking lumang kalumalumaang wooden pantograph is na-discarin na yung mga tornilyo na medyo hindi na siya gumagana yung mga tornilyo. So umorder ako ngayon online. Ang katangahan ko naman, di ko tinignan yung size ng pantograph na inorder ko online. Sobrang liit pala niya. So ito siya. This is the pantograph na inorder ko online. Ang liit pala. So yung aking wooden halos doble kasi nito. Doble yung laki. So nakita mo, ang liit lang ng magagawa mong parang tracing sa kanya, no? With the pantograph. So this is the pantograph. Pakita ko muna sa inyo, and then order na lang ako ng bago, tapos magkakaroon ako ng separate tutorial with this pantograph. Ito siya, nakadikit siya dito, naka-fix siya dyan, kailangan di gagalaw. And then dito meron ka ditong parang matulis na tornilyo or matulis na metal. Itatapat mo siya dyan, tapos dito naman sa part na ito, dito mo ilalagay yung iyong pencil. Ayan, ipitin mo yung pencil mo, tapos ganyan siya. So kailangan nasa middle. Kung ano yung nasa middle nitong reference, nasa middle naman din dapat nitong papers. Actually, paper pala dapat to. So alisin natin itong picture para makita nyo. Ayan, so ganyan siya. So kung nasaan yung point nito, yung starting point mo, dapat doon din sa ating paper. Tapos ang gagawin mo dyan is, i-drawing mo lang ito. Dito ka, ito yung do-drawing. Okay, mapupunta dito yung outline. Pero igagalaw mo ito, dito ka dapat nakahawak, ano, sa pencil. Pero yung mata mo dapat dito nakatingin sa tornilyo, kasi i-guide ka nung iyong tornilyo papunta sa mga shape. Ayan, ganyan, i-drawing mo siya. Dito ka dapat nakafocus, ano, ito hayaan mo lang yung kamay mo dyan. Pero yung utak at yung mata nandito sa reference, kasi yung tulis ng tornilyo dito, yan dapat yung i-gagano mo siya. So parang lalabas siya dito sa iyong paper. So magkakaroon tayo ng separate tutorial with this pantograph. This is a very good tracing tool na ginagamit ng mga lumang artist pa, ng mga charcoal artist pa nung araw. Talagang pantograph na. Akala ko kasi malaki itong nabili ko sa Shopee, maliit pala. So magkakaroon tayo ng separate in-depth tutorial kung paano mag-resize ng mga reference using that tool. Ito yung pantograph. Okay, so but if you want, meron namang mga tutorial din yata sa YouTube about using pantograph kung medyo hindi mo mahintay yung aking tutorial. Now, ito yung ginagawa ko pa din, ano, kapag medyo, kasi yung pantograph is slightly medyo mabagal din gawin, ano, pero hindi naman siya kasing bagal nung grid. Ngayon, sa mga beginning artist, I suggest mag-aral din kayo ng grid line method. Marami namang mga tutorial dyan sa YouTube. So, pag-aralan nyo rin yung grid, kasi ako nagsimula din sa grid. Hanggang ngayon, gumagamit ako ng grid sa mga single head lang na mga commission portraits. Pero kapag madami, ano ba, isang family, in medyo matagal yung grid. Ito yung ginagawa ko para medyo mabilis, ano. Again, guilty or not guilty, ay ipapakita ko sa inyo itong technique na ito. So, handa na ba kayo? Ito siya. So dito parang nagkukwentuhan lang tayo. I just want it to make personal to you as future commissioned artists, or nagko-commission ka na pero medyo nahihirapan ka sa grid lines, medyo matagal, mga ganyan, no? Maraming mga issues, no?
And alam ko marami, mayroon sarili-sarili rin kayong mga techniques, ano. So ito lang papakita ko sa inyo. Halimbawa, ito yung reference photo mo. Ipiprint mo siya ng gusto mong laki na ng drawing, na proportion. Gusto mong size ng drawing mo. So ito, piniling ko siya lang siya sa isang bond paper. Itong gusto kong maging size ng aking picture. Tapos ito yung paper ko. Halimbawa, ito yung sa paper. So ilalagay mo siyang ganyan. Ngayon, ipiprint mo siya sa isang ano, sa isang bond paper na medyo manipis lang. Huwag sa mga board o huwag sa mga photo paper. Sa bond paper is okay. So ang gagawin mo lang is, ginagawa ko, nababalik na rin ko siyang ganyan. So ayan, nakita nyo na, tumambad na sa inyo ang katotohanan. Ito. So, biniliktad mo siyang ganyan. And then, what I do, ito nakita ko lang online, kasama siya ng mga generous pencils ko. This is the graphite pencil ito, pero square or rectangle siya, malapad. Nakita niyo ba? Rectangular graphite pencil. Pero kung wala kayo ito, okay lang yung regular graphite pencil. So, ito kasi mas madali lang mag-cover. No? So, ang gagawin mo lang is yung likod ng iyong reference photo is lalagyan mo lang ng graphite. Okay? Why graphite? Kasi mas hindi makalat, ano? Kasi kung charcoal ang gagamitin mo, may chance na dumikit yung charcoal dun sa iyong white paper, magiging madumi yung iyong paper. So, ganyan lang, mabilis mo lang siyang, hanggang makover mo lang ng graphite, yung likod ng iyong reference photo. Ayan, so, ganyan lang siya, make sure na na-cover mo ng graphite yung buong surface ng mukha. Okay. So, ganyan lang siya. Okay. Again, ano, very welcome ang inyong opinion, ano, dito sa bagay na ito. Gusto kong marinig din sa inyo, syempre. Bilang patinitong family na ito. And I want to be transparent and to be honest sa inyo because, syempre, pinagkakatiwalaan nyo yung aking channel. So, lahat ng mga pwede kong i-share sa inyo, i-share ko talaga sa inyo in all honesty and in all fairness, ano. So, ganyan siya. Alright. Na-cover na ba natin? Once we are, halimbawa, na-cover na natin siya using this, ano, pwede nyo pagtsagaan na rin yung mga regular graphite, ano, medyo, total, hindi naman siya mahirap gawin. Pero ito, this is the general's sketching pencil na, ayan, malapad. So, madali ang coverage. Nang gagawin ko, I don't want to ano, hindi ko agad siya i-flip, ano. Kukuha muna ako ng isang brush na medyo matigas and then medyo i-blend ko muna siya, no, para mawala yung mga particles na pwedeng dumikit doon sa paper, medyo magiging madumi. And at the same time, mas maikakalat pa natin yung graphite. Okay. Ayan. So, actually, mamaya, o-order na ako ng aking bagong wooden pantograph. Hopefully, dumating siya next week. Yung aking wooden na medyo malaking pantograph. Itong nabili ko, na-disappoint talaga ako. Maliit lang siya. So, maliliit na reference pwede siguro dito. Yung mga 8x10, mga ganyan na ano, kaya. Pero pag mga malalaki na, ay medyo maliit siya. Yung pantograph. Although, ang pantograph magandang gamitin eh. Lalo kung masanay ka. Pero it takes practice pa din, ano. Kasi minsan malilito ka din eh. Kasi andito yung kamay mo, pero hindi ka dito nakatingin. Dito ka nakatingin sa tornilyo na nandito. So kapag ganyan, sure na ako na parang naikalat ko na yung graphite, ano. Okay, so babalik na rin ko na yung aking reference and then ikakabit ko na siya dun sa aking paper. Ayan, parang magsisilbis siyang parang ano eh, parang carbon paper ba yun? O carbon paper. Kaya lang, ayaw natin gumamit ng carbon paper kasi yung kanyang carbon sa likod ay masyadong matapang, mahirap burahin. Okay, mahirap burahin siya kapag kailangan mo nang burahin yung outline mo. Mahirap ang ka. So this is what I do. Nakita mo ba, gagamit ko ng matulis na pencil, yung matigas HB itong ginagamit ko. And then, ayan, iti-trace mo lang yung iyong reference photo. Huwag naman masyadong madiin, siguro mga light to medium pressure lang. Makuha mo lang yung tamang, ito bibilisan ko lang pero dahan-dahan yung gagawin to. Ayan. So, makuha mo lang yung tamang proportion or outline ng iyong drawing. So, ayan siya. Bibilisan ko na, no, para hindi umaba yung ating video. Makita nyo lang kung paano ko siya ginagawa. And then, yung shape ng face. Ayan. At ang makikita nyo dito, no, very subtle and very, very light. Halos hindi mo makita ngayon yung iyong ano.
Actually, madaming mga ano, mga sikat na mga YouTuber na artist na ito ang ginagawa talaga. Hindi ko na lang papangalanan, pero madaming mga talagang super sikat na YouTuber drawing artists. Ito talaga yung kanila ang ginagawa. Hindi nila pinapakita, pero I'm sure ito yung ginagawa kasi meron silang talagang very thin na outline. So dito, mapapabilis ang inyong pagdodrawing. Okay, so bilis-bilis. Pero kung gagawin nyo ito, bagalan nyo ha, kailangan ma-drawing nyo even yung mga places ng mga shadows, ay mga highlights, do-drawing nyo rin yan. And you don't have to worry about the outline na maging hindi mabubura kasi graphite naman yung ating gamit. Ayan. So ayan, so hindi ko nabubuoy na gusto ko na ipakita sa inyo. And then, when you, pag inalis mo na, ayan na siya. Diba? Nakita nyo ba? Very, very light. Na made of graphite, na nakita niyo ba yan, very thin, madaling burahin, tapos di ba ano, parang katulad lang din yung regular sketch. Okay, so unlike kung carbon paper ang gagamitin mo, masyado makapal, mahirap magbura. So ito, nakuha mo yung proportion, yung outline na malinis yung iyong paper. So ayan, salamat sa inyong pakikipagkwentuhan dito sa akin ngayon, para medyo syempre ma-i-open ko rin sa inyo itong mga bagay na ganito. Now if you have any comments, any questions about anything, itanong mo dyan sa aking comment section, mag-uusap tayo tungkol dyan. At kung ano pa yung mga gusto nyo malaman about my art style, about everything. So yun lang, ano, again, thank you for watching, thank you for always supporting my channel. If you like this video, give this a like. Kung gusto niyo siyang i-share, pwede din. If you think you can be part of this family of BMD Portraits, please consider subscribing and push the notification bell, kasi madalas ako talaga nag-upload. Yun talaga yung promise ko sa sarili ko, madalas akong mag-upload dito sa aking channel. So yun lang, bye bye, thank you for watching.